talagang napakasakit ng Hilda, maaga pa lang. Ito yung tipo na hindi ka talaga tatantanan sa jungle o hindi ka tatantanan sa lane kung sakaling ikaw yung malas na mapuntahan. Meron ba tayong makikitang early game adjustments in terms of playstyle dahil nga may katapat na Hilda ang Bren Esports? 100%. Siguro gamitin nila yung glue, i-fast clear agad tapos i-contest yung Hilda, or wag nilang gamitin yung Kufra dun sa may mid. Instead, pang depensa siya, which kind of opens up yung 1v1 between Farsa and Valentina. In a way naman, mukhang masaya naman yung Farsa dun sa matchup na yun, as well as the, you know, Valentina. Parang 50-50 lang din yan. So yung Kufra, kailangan niyang protektahan yung Hayabusa. It's true, mahirap din naman i-contest yung Hayabusa, pero overall, ang gusto mo mangyari dito, makapag-farm ng maayos. Clear natin yung mga lanes. Make sure na hindi tayo nagbibigay ng masyado sa Omega. Farm lang nang muna. Tiis muna sa early. Ang ganda ng decision dito. Pero may flicker tayo. Let's rage! And this time, Kenra papasok na with Blazing Duets at si Super Marco ay makukuha yung jungler dito ng Omega. Hindi pa pala tapos may shadow kill. Pagsasaluhan or mag-isa lang kukuni ito ni Miko. Pero sobrang kunat kasi ng hero na to eh. Grabe yung mga cancel at yung mga nagkaroon ng malupitang interactions in that fight. Pero ang nakakuha pa rin ng 2 kills doon ay Bren Esports at dadagdagan pa ata ng isa. Pero hindi na kaya ng kakuna. In terms of objectives naman ay medyo may kalamangan ng Omega dahil sa kanilang dalawang pagong si Miko. Uy, medyo natutunaw na. Hindi pa rin tapos. Pero si Kyle TZ. Bong kalamangan. May yung tease bogey nung Bren. Nakakamangha kasi alam nila eh, yung Omega malakas talaga sa early. Pero dahil doon, tinis nila na malupit. Ngayon sila na yung nananalo. Uy, 3v1 ang sitwasyon. Pero si Miko, hindi na mga malalagkit na hero ng Bren Esports o madudulas rather na si Kyle TZ on this Hayabusa. Si Ogwe na napakakunat din. Ayan na nga, nasundan pa si Kenra. Pero Miko dito ang kanilang pati makakuha kaya sila dito ng inhibitor turn. Yeah, sobrang ano eh, sobrang advantageous kasi yung ginagawa nila dito. Pero may pag-setup Ogwen dito. Kenra! And Kenra ang uunahin dito ni Kyle TZ habang si Ogwen ay mawawala din. Ngayon si Flap naman medyo critical, papasok si Stone dito at makakasecure din siya ng kill. Tukang masasalo naman ata ni Miko. Naaamoy na nila yon. Pero nung nahanap nila men, may setup na naman, may Tyrant's Rage. Okay, so kaya na ditong umabante muna ng Omega. Marco! Pero nandun si Super Marco. And this time around, Shadow Kid. Pinagsaluan ng members dito mula sa side ng Omega. Yung killing spree na si Pew. Chala, ultimate for them in this Lord take. Pero sino nga ba makakapag-secure ng Lord? Ryzen dito papasok. And Kyle TZ makakasecure ng Lord. Tyrant's Revenge and Tyrant's Rage combination. Pero this time, Ryzen isook lang yung damage na mula dito sa Bren Esports. Habang si Ryzen ibabagsak. Renzo! At si Renzo naman, medyo malalim ba? Ngayon kukuha na rin ng Feather Strike dito si Storm. Ang target niya ay si Super Marco, makakaiwas nga. Meron ng Dominance Eyes and Athenas. Ang hirap na niyang patumbahin. Grabe, set up mula dito kay Ogwen. One shot mula dito kay Super Marco with the Renner's Apathy. At ngayon, eto yung Lord. Shadow dito, kill! Shadow kill kay Storm, and mapapatay dito si Storm. Killing spree na si Kyle TZ at si Renzo naman ay papasok. Kaya lang hindi nakakayanin yung damage na magmumula dito sa Bren. Magta-tower lock dito mga members ng Bren Esports, and game number 1 ay mapupunta sa Hive. The boys in yellow securing game number 1 para sa Bren Esports. At katulad lamang ng serye kahapon for Omega, ang opening game ay mukhang kailangan muna nila matuto kung paano nga ba naglalaro ang Bren. Looking at what happened in that game with Bren Esports, parang out of nowhere, unti-unti sila nakahanap ng mga magaganda at malinis na play. Parang bibilang lang yung mga maling nangyari doon. Yeah, alam nila kung ano yung strength ng composition ng kalaban nila. At alam nila may Hilda plus the Fredrin. They know how that operates.